Isang araw ay mayroong isang mabait na batang babae. Lahat ng tao ay tinatawag siyang Little Red Riding Hood dahil palagi siyang may suot na pulang kapa. Ibinigay ito ng kanyang lola na mahal siya noong kaarawan niya. Isang araw, sinabi ng ina ni Little Red Riding Hood na, "Ito anak, ibigay mo ang bakul na ito sa iyong lola. Mayroon itong masarap na tinapay, mantikilya, cake at berry. Siya ay mayroong sakit na ilang araw na ang nakakalipas. Sana ay sa pagbigay mo ito ay umayos ang pakiramdam niya. At tandaan mo anak, huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala at huwag kang aalis sa iyong dinadaanan. Maglakad ka lamang sa daanan na iyon at bumalik." Ang lola ni Little Red Riding Hood ay nakatira sa gitna ng gubat sa labas ng nayon. Kaya naman ay umalis na si Little Red Riding Hood habang suot-suot ang kanyang pulang kapa. Kakapasok pa lamang niya sa gubat nang biglang lumabas ang isang lobo mula sa puno. Hindi siya natakot dahil hindi naman niya alam na ang mga lobo ay delikado. Sabik na sabik ang lobong kainin siya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil may mga magtutrosong malapit sa gubat. Naisip ng lobo, "Kawawang bata, ni hindi naman alam na delikadong sumama at makipag-usap sa isang lobo. Magandang araw, Little Red Riding Hood." "Magandang araw, Ginoong Lobo." "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Bibisitahin ko ang aking lola dahil masama ang kanyang pakiramdam." "At ano namang laman ng iyong bakul?" "Mayroon akong tinapay, mantikilya, cake at berry na dadalhin para sa aking lola." "Mahusay! Saan naman nakatira ang iyong lola?" At sinabi naman ni Little Red Riding Hood kung nasaan ang kanyang lola nakatira nang walang kamuwang-muwang. Naglakad sila ng magkasama ng ilang oras at dumaan sila sa isang magandang hardin sa gubat. Nagsalita muli ang lobo, "Napakagandang bulaklak naman nito. Bakit hindi ka pumitas ng ilan para sa iyong lola?" Tumingin ang bata sa paligid at nakita ang mga magagandang bulaklak. Naisip niya na matutuwa ang kanyang lola na makatanggap ng magagandang bulaklak at kahit na pinayuan siya ng kanyang ina na huwag umalis sa kanyang dinadaanan. Habang si Little Red Riding Hood ay pumunta sa pinakalooban ng gubat upang mamulot ng bulaklak, ang lobo ay pumunta sa bahay ng kanyang lola. Kumatok ang lobo sa pinto at nakarinig ng boses sa loob. "Sino iyan?" "Ako ito, si Little Red Riding Hood. Dinalang kita ng tinapay, mantikilya, cake at berry." "Mabuti. Itulak mo ng malakas ang pinto at ikaw ay pumasok. Wala akong lakas upang tumayo at buksan ito." Pumasok ang lobo sa bahay, pumunta sa higaan ng matanda at kinain siya ng buo. Pagkatapos ay sinuot niya ang mga damit nito at humiga sa kama. Pagkarating ni Little Red Riding Hood sa bahay ng kanyang lola ay napansin niya na bukas ang pinto nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito at pumunta sa kwarto. Madalas ay nakakaramdam siya ng tuwa sa bahay ng kanyang lola, ngunit noong araw na iyon ay parang may mali. "Magandang umaga." Ang kanyang lola ay mukhang kakaiba. "Oh lola, lumaki ang iyong mga tainga." "Para lang marinig ka ng mas malinaw." "Oh lola, lumaki iyong mga mata." "Para lang makita ka ng mas malinaw." "Oh lola, lumaki ang iyong mga kamay." "Para lang mahawakan kita ng mas maigi." "Oh lola, lumaki ang iyong bibig." "Para lang makain kita." Umungol ang lobo, tumayo sa kama at kinain ang kawawang bata ng buo. Sa sobrang busog ay bumalik ang lobo sa kama at natulog muli habang humihilik ng malakas. May isang mga ngasong nakarinig sa kanya at naisip na hindi pangkaraniwan para sa isang matandang babae ang humalik ng malakas. Sinilip niya ang loob ng bahay at nakita ang lobo na humihilik. Ang mga ngasong ito ay matagal nang hinahanap ang lobong ito at sa wakas ay nahanap niya na ito. Itinaas ng mga ngaso ang kanyang baril at babaril na sana na mapagtanto niya na maaaring buhay pa ang matanda sa kanyang tiyan. Kaya naman kumuha ang mga ngaso ng gunting at hiniwa ang kanyang tiyan. Nakakita siya ng maliit na pulang kapa at hindi nagtagal
ay lumabas si Little Red Riding Hood. Hiniwa pa ng mga ngaso ang tiyan nito nang mas malaki at lumabas rin ang lola mula rito. Pagkagising niya ay natakot siya at sinubukang tumakbo. Ngunit ang mga bato ay napakabigat na nahulog siya at namatay. Kumain ng tatlo ng cake at tuwang-tuwang pinagdiwang na hindi magiging mapanganib ang kanilang... pamumuhay dahil sa lobo. Napagdesisyonan na ni Little Red Riding Hood na hindi siya aalis sa kanyang daanan at makikinig na sa kung ano ang sinabi ng kanyang ina sa kanya. Moral: huwag makipag-usap sa hindi kakilala at palaging makinig sa mga sinasabi ng iyong magulang dahil alam nila kung anong nakakabuti para sa iyo. Isang araw, mayroong magpapaso sa isang nayon. Siya ay isang kilalang magpapaso sa nayon na may pinakamatibay at pinakamagandang paso. Sa ilang taon na nakalipas, ang magpapaso na ito ay nakagawa ng magandang pangalan at may maayos na pirming kita. Siya ay nabubuhay kasama ang kanyang pamilya at nagtatrabaho ng mabuti upang sila ay manatiling masaya. Ang magpapaso rin ay mayroong asno at aso na nagsisilbing alaga niya. Ginagamit niya sila para sa trabaho at sa bahay. Ang aso ay nagbabantay sa bahay ng kanyang amo at sinasamahan siya kung saan siya pumupunta. Habang ang asno naman ay ang tagadala ng mga paso sa palengke at pauwi. Ang dalawa ay parehong natutulog sa patio ng magpapaso. Namumuhay sila sa ilalim ng pangangalaga ng magpapaso. Ngunit kamakailan lamang ay nagbibigay ang magpapaso sa asno ng mas maraming pagmamahal at pangangalaga kaysa sa aso. Dahil mas madalas kasama na magpapaso ang asno tuwing nagtatrabaho, ay mas pinapakain niya ito ng marami. Kung saan ay tira-tira na lamang ang nakakain ng aso. Iritang-irita ang aso. Siya ay nagtanim ng galit sa magpapaso at nagselos sa asno. Isang tanghali na ang magpapaso at ang asno ay umuwi mula sa trabaho, ang aso ay tuwang-tuwa na lumapit at binati ang kanyang amo, ngunit ang magpapaso ay kinikis-kis lamang ang ulo nito at binatuhan ng kapirasong tinapay sa lupa. At nag-iwan ng malaking plato ng pagkain para sa asno. Iniwan ng magpapaso ang dalawa sa labas at sinarado ang pinto. Galit na galit ang aso at nawala ng pasensya. Pinulot niya ang tinapay gamit ang kanyang bibig at binato ito. Nagkakainis na ito! Nagpapakita ako ng sobrang pagmamahal at pag-aalaga sa aking amo at sa kanyang pamilya. Ngunit binabaliwala niya ako. Hindi niya ako pinapakain ng mabuti o minamahal katulad ng pagmamahal niya sa iyo. Ano pang ginagawa mo kundi magdala ng mga paso, paakyat at pababa araw-araw? Ako dapat ang kaibigan ng mga tao! Huwag kang magsabi ng ganyan tungkol sa ating amo. Inaalagaan niya tayo sa sarili niyang paraan. Hindi ka ba nakakakain araw-araw? Kung ganoon, ay kailangan mong maghanap. Hindi ka naman tumatayo sa arawan araw-araw. Mayroong kang bubong sa ibabaw ng iyong ulo at tahanan mula sa mga bagyo. Huwag ka nang magreklamo. Hindi! Ngunit alam ko kung ano ang halaga ko. Pagod na ako! Wala na akong pakialam sa kung ano pang mangyayari. Hindi na ako magsisikap pa! Ikaw ang bahala. Sa gabing iyon, ang buong nayon ay tulog na tulog. Ang magpapaso at ang kanyang pamilya ay malalim rin ng tulog habang ang asno at ang aso ay nakahiga sa labas at natutulog sa ilalim ng kumikislap na kalangitan. Ngunit, hindi lahat ay tulog. Mayroong magnanakaw na nagkukubli sa paligid ng bahay ng magpapaso. Isang linggo na niyang pinaplanong nakawan ang bahay at ngayon ay gagawin niya na ito. Dahan-dahang naglakad papasok ang mga magnanakaw mula sa harap habang sinusubukang hindi magising ang mga alaga.
Binuksan niya ang pinto at nakapasok sa loob ng bahay. Nang mga panahon rin na iyon, ay binuksan ng asno ang kanyang mga mata at nakita ang mga magnanakaw. Psst! Aso! Gumising ka at tumahol! Mayroong magnanakaw at nakapasok sa loob ng bahay. Binabantayan mo dapat ang bahay, ngunit ano ang iyong ginagawa? Binuksan ng aso ang kanyang mga mata at nakita ang magnanakaw, ngunit hindi ito tumahol. Nang makita ito ng asno, sinabi niya ay, "Aking kaibigan, hindi mo ba nakita na mayroong magnanakaw na nakapasok sa loob ng bahay? Bakit hindi ka tumahol upang magising ang ating amo?" "Huwag kang magairam! Huwag mo akong pagsabihin tungkol sa aking mga gagawin! Alam ko kung paano ko babantayan ang aking amo! Matagal ko nang binabantayan ang bahay na ito, ngunit ang amo ko ay walang pakialam sa akin! Sa mga nakarang araw, hindi niya ako pinapakain ng maayos! Hindi niya alam ang halaga ko! Hindi ko siya gigisingin! Kapag nakuha ng magnanakaw na ito ang mga mamahaling gamit sa loob ng bahay, doon niya lamang mapapagtanto ang aking halaga! Tanga! Hindi ito oras para magreklamo! Oras ngayon para kumilos! Bilisan mo at gumawa ka ng paraan upang gisingin ang ating amo! Ayoko! Wala siyang paki sa akin, kaya naman wala rin akong paki sa kanya! Napakasama mong nilalang! Wala kang utang na loob sa iyong amo! Wala kang ginagawa kung kailangan kakailangan! Kung ganoon, ay ako na lang ang gagawa ng iyong tukulin! Kaya naman ay sumigaw ang asno sa abot ng kanyang makakaya, hanggang sa nagising ang magpapaso. Narinig ng magnanakaw ang asno at mabilis ang tumakbo mula sa eksena. Nang makalabas ang magpapaso sa kanyang kwarto, sumilip siya sa labas at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang makitang kakaiba. Nagalit siya sa asno at naistorbo ang kanyang tulog. Hinampas ng magpapaso ang kawawang asno gamit ang isang patpat at ang asno ay ininda ang sakit ng ilang buwan. Moral: madalas ay mas mainam na hindi na tayo mangailam. Noon, sa isang bayan, may nakatira na tatlong bata na nagnangalang Alex, Emma at Leo. Sila ay matatalik na magkakaibigan. Parehas matalino sina Alex at Emma. Iniisip nila ng dalawa hanggang tatlong beses ang kanilang gagawin bago nila gawin ito. Pero si Leo ay walang takot at walang inaalala. Isang araw, lumapit si Leo kina Alex at Emma at sinabi, "Uy Alex, uy Emma, akala ko ba pupunta tayo sa bukid ng punong mangga? Nakalimutan nyo ba?" "Ah, oo, nakalimutan ko. Pero para makapunta doon, dadaan muna tayo sa kagubatan." "Hindi lang yon, narinig ko rin na may nakakatakot na hayop sa loob ng kagubatan. Hindi ako sasama, takot ako." "Walang hayop doon o kahit ano. Palaging may mga tao na dumadaan doon. Tara na." "Hindi ko sinabi sa magulang ko. Sa oras na makabalik tayo, masyado ng gabi. Sa ibang araw na lang, palagi mo na lang sinasabi sa magulang mo ang lahat. Kung hihingi ka ng permiso, siguradong hindi ka nila papayagan. Wala namang makakaalam. Kaya tara na." "Sige, pero isa pang bagay. Kung may masamang mangyari sa loob, walang iwanan at lahat tayo ay magtutulungan, ha?" "Sige, sige, tara na." Nagsimula na maglakad ang mga bata sa kagubatan. Ngunit takot sila dahil sa mga kwento na narinig nila sa loob ng kagubatan na iyon. Nang papalapit na sila, nakarinig sila ng nakakatakot na tunog. Tumigil silang tatlo sa paglalakad at tinignan ang paligid nila kung saan nanggaling ang ingay na iyon. Nang biglang may nakita silang malaking oso. Natakot ang mga bata at tumakbo papalayo sa oso at nagtago malapit sa puno. "Diyos ko! May oso na dumating! Anong gagawin natin?" "Alex! Emma! Tulungan ninyo akong umakyat sa puno na ito. Kapag nasa taas na ako, ihilain ko kayo pataas." Tinulungan ni Alex at Emma si Leo makaakyat sa puno at ito ay nakaupo. "Leo! Iabot mo sa akin ang kamay mo." "Bakit hindi mo inaabot yung kamay mo sa amin? Parating na ang oso! Dalian mo at tulungan mo kami." "Pang isang tao lang ang lugar dito sa inuupuan ko. Saan kayo uupo?"
Hindi alam ni Alex at Emma ang gagawin nila nang sinabi ito ni Leo. Papalapit na ng papalapit ang oso. Emma, kung ipipikit natin ang ating mga mata at magkukunwari na patay, hindi tayo gagalawin ng oso. Totoo ang sinabi mo. Gawin natin iyon. Parehas silang humiga sa lupa at hindi gumalaw. Lumapit ang oso at inamoy sila. Inakala niya na patay na sila at umalis na ito. Nakita ni Leo ang matalinong ideya nila para makawala sa oso. Uy, galing! Hindi kayo ginalaw ng oso! Buti na lang, hindi niya kayo kinain at umalis na lang ito. Oo nga, sinwerte kami ngayon. Lumapit ang oso sa'yo, Emma. Anong sinabi niya sa'yo? Sinabi niyang itigil ko na ang pakikipagkaibigan ko sa'yo. Hindi na kita kakausapin kahit kailan. Tulungan niyo muna akong makababa sa puno na ito. Sinabi ng oso na walang kwenta na tulungan ng taong tulad mo. Kung gusto mong makababa, tumulon ka dyan. Umupo ka dyan, babalik ka kami sa bayan. Pareha silang umalis ng galit sa kagubatan. Pinanood ni Leo silang umalis habang mag-isang nakaupo sa puno. Mga bata, lagi tayong maging mabait at matulungin sa ating mga kaibigan. Pero huwag tayong makikipagkaibigan sa mga taong nagsisinungaling at niloloko tayo. Isang araw, sa isang gubat ay mayroong tawak na gumagala. Siya ay naghahanap ng ahas upang magamit sa kanyang mga ritual at antigo. Sa wakas ay nakahanap rin ang tawak ng ahas at inilagay ito sa bakol na gawa sa tubo. Habang palayo ng palayo ang tawak ay napagtanto niyang kailangan niyang pakainin ang ahas. Kaya naman nagsimula siyang maghanap ng daga. Maya't maya ay nakahuli siya ng malaki at matabang daga at inilagay ito sa kanyang bakol. Sa loob ng bakol, ang ahas at ang daga ay nasa mahigpit na sitwasyon kung saan ang ahas ay malapit ng kainin ng daga. Ah, ang hangal na tao na ito ay nilagay ako sa bakol. Ikaw lamang ang gusto ko sa panahong ito. Kaya naman ay kakainin na kita. Sandali! Pakiusap! Pakinggan mo ko! Huwag mo akong kainit at nangangako akong tutulungan kitang makaalis sa bakol na ito! Pareho tayo mamuhay ng malaya muli! Kapag ako ay kinain mo, ay hindi ka napapatakasin pa ng taong ito! At ikaw rin ay mamamatay! Sinubukan ng daga na kumbinsihin ang ahas, ngunit hindi pa rin naniniwala ang ahas. Kaya naman, sinabi ng daga sa ahas, "Kapag hinayaan mo akong mabuhay, ililigtas kita! Makakalabas ka ng bakol na ito at makakakain ng mas masarap na pagkain katulad ng butiki at iba pa!" Sa wakas ay pumayag na rin ang ahas. Sinabi ng daga ay kakailanganin niyang tumayo sa ulo ng ahas at magbigkas ng dasal kung saan ay silang dalawa ay makakalabas. Ngunit kailangan isarado ng ahas ang kanyang mga mata kapag binigkas ng daga ang dasal. Kaya naman tumalo ng daga sa ulo ng ahas at nagsimulang magdasal. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagdadasal, isang butas ang nagawa sa bakol at ang daga ay agad-agad nang tumalon pababa mula sa ulo ng ahas at tumakas mula sa butas. Pagkatapos ay binuksan ng daga ang kanyang mga mata at lumabas gamit ang butas. Siya ay nakatakas katulad lamang ng sinabi ng daga. Ngunit nagutom ang ahas at napagdesisyonan na kainin ng daga na kakalabas lamang sa bakol. Nagsimulang gumapang ang ahas at tinawag ang daga. Daga, o aking kaibigan, nais kitang pasalamatan sa pagligtas sa akin at pagtupad ng iyong pangako. Puntahan mo ako upang mabayaran ko ang aking utang na loob. Pagtapos ng paghahanap ay nakita ng ahas ang daga, ngunit nang makita siya ng daga ay tumakbo ito papunta sa kanyang lungga. Sinubukan ng ahas na palabasin siya sa kanyang lungga sa pamamagitan ng pagsabi na nais niyang pasalamatan ng daga at gusto niyang makipagkaibigan. Sa tingin ko ay magiging malapit na magkaibigan tayo.
maaari nating protektahan ang isa't isa at maghanap ng pagkain ng magkasama. Lumabas ka diyan, aking kaibigan. Hindi tayo magkaibigan! Ikaw ay aking kaaway at ako rin ay kakainin mo! Nagkunwari akong kaibigan mo dahil nais kong isalba ang aking buhay! Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang magkakaibigan ay para sa magkatulad lamang! Hindi tayo magkatulad kaya naman hindi tayo maaaring maging magkaibigan! Naisip ng ahas na ang daga ay masyadong matalino para sa kanya at siya dapat ay maghanap ng ibang biktima at umalis na lamang. Moral: huwag magtiwala sa iyong mga kaaway at mag-isip ng mabuti bago pumayag sa isang kasunduan. Isang araw, sa isang bayan ay mayroong nakatirang doktor. Siya ay isang mabuting doktor at tunay na mahusay sa kanyang trabaho. Halos lahat ng tao sa bayan ay nirerespeto siya dahil sa kanyang mga itinulong sa kanila. Isang gabi, bumubuhos ang malakas na ulan at doon mayroong narinig na katok ang doktor. Nang binuksan ng doktor ang pinto, nakita niya ang isang lalaking nanginginig at basang-basa dahil sa ulan. Ginoo! Sino ka? At bakit ka na sa labas habang umuulan? Pakiusap, tulungan mo ako. Ang bahay ko ay malayo pa at ako ay magkakasakit. Nangihina na rin ako at hindi ko kakayaning umuwi pa. Sana ay payagan mo akong makituloy dito at alagaan ako habang ako ay may sakit. Sige, pumasok ka dito sa loob at magpahinga na. Ang lalaki nga ay pumasok sa loob habang ang doktor ay binigyan siya ng gamot upang humupo ang kanyang sakit. Kinaumagahan, sinabi ng lalaki sa doktor na siya ay isang panday. Sana yun, kailanganin ng doktor ang kanyang tulong ay maaari siyang lumapit sa kanya. Pinasalamatan ng panday ang doktor at umuwi. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay naghahanap ng ugat at bulaklak ng Ayurveda sa gubat upang makagawa ng gamot. Habang siya ay naglalakad, siya ay nauhaw at tumigil upang uminom ng tubig sa malapit na balon. Habang siya ay umiinom, nakarinig siya ng boses na humihingi ng tulong. Nang tumingin siya sa malayo, nakita niya ang malaking puno na bumagsak sa lupa. Tila ang mga tunog na ito ay nanggagaling sa puno kaya naman ay tumakbo siya papunta dito. Sa ilalim ng puno ay nakita niyang nakakulong ang tigre at ahas sa mga sanga at dahon nito. Tulungan mo ako! Ang paa ko ay naipit sa ilalim ng puno at ako ay hindi makalabas. Ako rin! Tulungan mo ako! Ako ay napalibutan ng mga tangkay at ako ay hindi makalabas. Ang doktor ay natakot sa mga ligaw na hayop at tubiling tulungan sila. Huwag ka mag-alala. Nangangako akong hindi ito sasaktan basta tulungan mo ako. Pinanghawakan ng doktor ang mga salita ng tigre at pinuhat ang puno. Nakalaya ang tigre at lubos ng pasasalamat sa tulong ng doktor. Sa susunod na kakailanganin mo ang aking tulong, ako ay iyong tawagin at ako ay dadating upang tulungan ka. Nagpasalamat ang doktor sa tigre at tinulungan ang ahas na makalabas. Nang makalaya ang ahas, pinasalamatan nito ang doktor at sinabi rin na tutulungan siya kapag siya ay nangangailangan. Iniligtas mo ang aking buhay at ngayon ay ibabalik ko sa iyo ang pabor. Kung kailangan mo ang aking tulong ay tatawagin mo lang ako at tutulungan kita. Umalis na ang tigre at ahas at ang doktor ay umuwi na. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay muling pumunta sa gubat upang mangolekta ng ugat at damong gamot para sa kanyang medisina na ginagawa. Ngunit, biglang may narinig siyang ungol at akmang aatakihin siya ng isang leopardo. Kinakailangan ng doktor ang sinumang mas malakas at kanyang naalala ang pangako ng tigre. Kaya naman tinawag niya ang tigre. Tigre! Tigre! Iligtas mo ako! Narinig ng tigre ang sigaw ng doktor at tumakbo papunta sa kanya upang siya ay iligtas. Tinakot niya ang leopardo at tuluyan itong umalis. Inibitahan ng tigre ang doktor sa kanyang yungib at sinabing natuwa ito na tinawag siya ng doktor. Binigyan ng tigre ang doktor ng mga ginto na nahanap niya sa gubat at sinabi na pagkakitaan niya ito.
Nang umalis ang doktor sa yungib ng tigre, ay naalala niya ang pangako ng panday sa kanya at pumunta sa nayon. Binigay ng doktor sa panday ang ginto at sinabing ibinigay ito ng tigre sa kanya. Tinanong niya kung maaari ba siyang bigyan ng pera kapalit ng kanyang ginto. Nakilala ng panday ang ginto na pagmamay-ari ng anak ng hari. Ang prinsipe ay umalis upang mangaso, ngunit hindi na siya bumalik pa. Naalala ng panday ang anunsyo ng hari. Kung sino man ang makakapagbalik o makakakita sa prinsipe o sa kanyang mga kayamanan, ay mapaggagantipalaan ng mga kayamanan. Sinabi ng panday sa doktor na magantay at kakailanganin niyang tignan ang kalidad ng ginto. Ngunit ipinuslit ito ng panday sa likod ng kanyang bahay at pumunta sa hari upang ipakita ang ginto. Sinabi niya sa hari na may isang lalaking may hawak ng gintong ito at maaari siya ang pumatay sa prinsipe. Nagalit ang hari at pinirosahan ng doktor. Nang kinulong ang doktor sa kulungan, buong lakas niyang sinisigaw na, "Wala akong ginawang kasalanan! Ang ginto ay bigay lamang sa akin ng kaibigan kong tigre! Ang panday ay nagsisinungaling! Ilabas niyo ako rito!" Habang ang doktor ay nasa kulungan, mayroong daga na lumapit sa kanya at sinabing, "Gustong gusto kitang tulungan, ngunit wala akong masyado maitutulong. Tawagin mo ang kung sino man ang makakatulong sa iyo. Marahil ay darating sila upang tulungan ka." Naalala ng doktor ang pangako ng ahas at nagsimulang tawagin ito. "Ahas! Pakiusap! Tulungan mo ako, ahas!" Nang dumating ang ahas, pinag-usapan nila ang nangyari. Nagkaroon ng ideya ang ahas na kagatin ang reyna. "Dahil sa ako ay hindi pangkaraniwan at may kamandag na ahas, walang sino mang doktor ang makakapagpapagaling ng kagat ko. Nakagating ko ang reyna at doon ay maaari mong ilahad sa kanila ang iyong tulong bilang isang doktor. Lapitan mo ang bantay ng hari at sabihin maaari mong iligtas ang reyna. Pagdarating mo sa kwarto ng reyna ay tawagin mo ako at tatanggalin ko ang lason mula sa reyna. Bubuti ang kanyang pakiramdam at ikaw ay makakalabas." Ang plano ay naisagawa ng maayos at ang hari ay tuwang-tuwa sa doktor. Sinabi ng hari sa doktor na hingin kung ano man ang kanyang gusto. Ngunit sabi ng doktor, "Wala po akong gusto, aking hari. Nagsinungaling ang panday sa iyo. Nakuha ko ang ginto mula sa kaibigan kong tigre. Kung maaari, ay parusahan niyo siya." Naggalit ang hari at ipinalaya niya ang doktor habang ipinatapon niya naman ang panday sa kulungan. Moral: huwag magtiwala agad-agad sa mga pangako o sa tao. Noon ay may mga ngalakal na napakamasuwayin at hindi reliyosong anak na nagngangalang Bobby. Madalas ay pinagmamasdan siya ng mga magulang niya at sumasama ang loob dahil siya'y pariwara. Isang araw, ang nanay ni Bobby ay pagod na sa pagsusuway sa kanya. Sa pagbabaka sakaling uminit ang kanyang paniniwala, dinala siya ng kanyang ina sa isang templo upang makinig ng isang sermon. Gaya ng dati, hindi pumayag si Bobby at kinutya ang Diyos at ang kanyang ina. Dahil wala nang makitang ibang paraan ang kanyang ina, nangako ito na bibigyan siya ng 1,000 tanso kung pupunta siya at dadalo sa buong sermon. Ang suwail na anak ay pumayag para lamang sa pera. Umupo si Bobby sa sermon. Hindi na siya makapag-antay na matapos ito upang makuha na niya ang kanyang 1,000 tanso. Ngunit imbis na nakinig siya sa sermon ng pare, ay natulog si Bobby sa buong sermon. Kinaumagahan, umuwi si Bobby at kinuha ang 1,000 tanso sa kanyang ina. Sinabi nito na may plano siyang lumapit sa ibang bansa upang makipagkalakalan. Nagmakaawa ang kanyang ina na hindi na siya tumuloy, ngunit hindi siya nakinig. Noong gabing iyon, inimpake ni Bobby ang kanyang mga gamit at umalis. Pumunta siya sa daungan at sumakay sa barko na papuntang ibang bansa. Sabik na sabik si Bobby na libutin ang buong mundo gamit ang 1,000 tanso niya. Nilanghap niya ang maalat na hanging dagat nang bigla siyang nakarinig ng kulog at nakakita ng kidlat. Hindi rin nagtagal ay malakas na bagyo ang sumunod dito. Marami ng mga taong tumatakbo sa daungan. Nagsimulang masira ang barko
habang ang kapitan ay sinusubukang kontrolin ang barko. Takot na takot si Bobby dahil hindi pa niya nararanasan na malayo sa kanyang pamilya. Kahit mahirap, ay ginawa niya lahat ng paraan para lamang mabuhay. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahaba't miserableng gabi, ay humupa na ang ulan. Ngunit ang barko ay sirang-sira na sa dagat. Kahit papano ay nakalangoy si Bobby sa isang baybayin. Hinila niya ang kanyang sarili sa buhangin at umubo ng tubig. Nang siya ay tumingin sa paligid upang makita kung nasaan siya, ay napagtanto niyang siya ay nasa isang isla. Walang ni isang taong nandirito at siya ay nag-iisa. Nagsimulang umiyak si Bobby. Hiniling niya na sana ay nakinig na lang siya sa kanyang ina kaysa maiwan sa isang isla habang buhay. Kinailangan niya magdusa dahil sa kanyang pagsuway. Nawala niya ang lahat, ang kanyang minamahal, ang kanyang 1,000 tanso. Noong unang panahon, may isang kamatis. Siya ay napakalusog, mapula at maliwanag na kamatis. Siya ay napakalakas at ang kanyang mga pisngi ay napakapula. Pinag-uusapan ng mga gulay ang mga kalidad at kagandahan ng kamatis. Nakita mo ba ang pisngi ng kamatis? Oo! Kumikislap ang mga ito! Kita mo kung gaano siya kalusog. Lahat siguro ng mga babaeng kamatis ay gusto siya. Sana ganoon din ako. Nang narinig ito ng dalawang daga. Inlano nila na dukotin ito at kainin. Sa nasa plano, habang tulog ang kamatis, umunta ang mga daga at dinukot ito. Tiningnan nila kung gaano kapayapa itong natutulog. Kumikab ito at napasabi ang mga daga ng, "Aww." Saglit, anong pinunta natin dito at anong ginagawa natin? Dudukutin natin dapat ang kamatis na ito. Plano mo ito kaya ikaw ang mamuno. Ah, sige na. Binubuhat ko na ang tirehas. Bakit hindi ka tumutulong? Anong sinasabi mo? Binubuhat ko rin siya. Buhatin mo naman ng maayos, oh. Isa, dalawa, tatlo, buhat! Ah! Sinubukan na maraming beses ng mga daga at sa wakas nabuhat din nila ang kamatis. Pinagpawisan sila ng todo at dahan-dahang naglakad kasama ang malaking kamatis sa kanilang likod. Dinala nila ito sa isang lugar at tinali. Nang binuklat ng kamatis ang kanyang mga mata at nakita ang mga kadena sa kanyang mga braso at binti nito, ito'y nag-alala. Ngunit dahil siya ay malakas, natanggal niya ito ng madalian lamang at nakatayo ng mabilis. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na naglalaro sa bintana at naisip niyang, kailangan kong turuan ng leksyon tong mga daga na ito. Tatawagin ko ang aking mga kaibigan para atakihin ang mga daga. Sumipol ang kamatis at lahat ng gula ay nagsitakbuhan papunta sa loob. Inlano nila na paalisin ang mga daga. Binuhat ng mga gulay ang mga daga sa kanilang ulo. Inikot ito ng inikot at binato ito pataas. At sila ay natakot. Natakot ang mga ito at hiniling na hindi sana nila dinakip ang kamatis. Ngayon sila ay nagdudusa sa kanilang masamang kondisyon. Moral: ang kagandahan ay hindi sapat kapag wala kang katalinuhan. Palagi dapat magkaroon ng pagkakaisa para kapag dumating ang panahon, meron kayong lakas para lagpasan ang mga pagsubok. Isang araw, lahat ng mga ibon ay napag-usapang magkaroon ng pagpupulong sa isang bagay na napaka-importante. Sa kasamaang palad, walang uwak ang sumali. Ngunit, hindi na sila makapag-antay pa ng matagal. Sila ay nagsimulang magdebate. Garuda! Ang hari ng lahat ng mga ibon ay palaging abala. Wala siyang paki sa atin. Walang kwenta ang haring hindi inaalagaan ang kanyang sinasakupan. Kaya naman pinag-usapan ng mga ibon ang tungkol dito at nakapagdesisyon na maghalal ng bagong hari mula sa kanila. Nang tinignan ng mga ibon ang isa't isa,
nakuha ng atensyon nila ang katangian ng Quago. Bakit hindi ang Quago? Siya ay makapangyarihan, may mga kahanga-hanga siyang mga katangian, at ang pinakamahalaga ay nakakakita siya sa gabi. Ang Quago ay dapat nating maging hari! Ang Quago ay handa na makoronohan. Sa sandali ang Quago ay hinatid na sa trono upang makoronohan, ay may dumating na uwak at tinanong, maaari ko bang malaman ang dahilan ng pagpupulong na ito? Ang mga ibon ay nagpaliwanag at hiningi ang opinion nito. O uwak, walang oras na nilalaan sa atin si Garuda. Kaya naman, napagdesisyonan naming si Bakinsya sa pwesto at ihalal ang Quago bilang aming bagong hari. At dahil kakasama mo pa lang, ay kung maaari ay ibigay mo sa amin ang iyong opinyon. Ngumiti ang uwak. Sa aking opinyon, ang Quago ay bulag sa umaga. Mukha siyang masama noong siya ay galit. Sa aking palagay ay hindi ako sang-ayon sa paghalal sa kanya. Ang ibang ibon ay nagpaisip sa sinabi ng uwak. Ano ba ang mapapala natin sa paghalal sa kanya bilang hari natin? Mayroon na tayong Garuda na hari natin. Tama ang sinasabi niya! Siya ay tama! Siya ay tama! Pag-isipan muna natin ito ng matagal at magkita muli sa ibang panahon, mga kaibigan. Ang mga ibon ay nagsimulang umalis isa-isa. Ang uwak ay nakaupo pa rin sa isang puno at ang Quago at ang kanyang asawa ay nagaantay pa rin upang makoronohan bilang hari at reyna. Nakaramdam ang Quago ng kabiguan. Ikaw ay isang masamang ibon. Wala naman akong ginawang masama sa iyo o sa anumang paraan. Mula ngayon ay ipuputol ko na ang pagkakaibigan ko sa iyo. Umalis ang Quago agad-agad kasama ang kanyang asawa at naiwan ang uwak ng mag-isa. Bakit ko ba sinabi ang nasa isip ko? Ang payo ko ay hindi naman importante sa mga ibon. At dahil sa sinabi ko, ngayon lahat ng uwak ay magiging kaaway na magigiting na Quago. At sinabi nga ng marurunong, isarili mo ang iyong naiisip at umiwas sa gulo. Noong unang panahon sa isang kagubatan, mayroong isang komunidad ng mga hayop. Lahat sila ay masayang magkakasama at mapayapang magkakasama. Sa normal na gawain, nagkakaroon sila ng mga kaganapan, laro para maaliw at magsaya. Sa mga hayop na ito ay isang napakagandang paboreal. Puno ng kulay ang balahibo nito, mayroong asul, dilaw at mga bilog na berde. Napakatalentado rin itong paboreal na ito at ang kanyang talento ay ang pagsayaw. Siya ay ang pinakamagaling na mananayaw at ang pinakakilala sa lahat ng hayop. Marami na siyang naakit dahil sa kanyang mga galaw. Ang tanging katangian lang niya na nakakadismaya ay ang kanyang pagmamataas. Dahil kumikita siya ng pera sa pagsasayaw, madalas niya itong pinagmamayabang habang ang ibang hayop ay napupuno ng kalangkutan. Bagamat siya ay mapagmataas, wala naman siyang kaibigan. Maraming hayop ang nagbabayad para makita siyang sumayaw, ngunit walang gustong maging kaibigan ito. Isang araw, isang bagong hayop ang sumali sa kanilang komunidad na nanggaling pa sa malayong lugar. Ito ang crane na may mahabang binti, kayumangging balahibo at hindi kaakit-akit ang kanyang itsura, ngunit siya ay pala kaibigan at masayahin. Natuwa ang iba pang mga hayop sa kanyang mga kwento ng kanyang paglalakbay. Oras ang mga nakalipas at nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan tulad nila unggoy, hippo, giraffe at iba pa. Isang araw, nagkaroon ng isang tanghalan sa loob ng kagubatan at ang lahat ng hayop ay sumali at nagsaya. Naghahanda na ang paboreal sa tabi ng lawa. Humanga siya sa sarili niyang refleksyon sa tubig at pinakita ang kanyang balahibo bago pa man ito magtanghal. Ako ang pinakamagandang hayop sa lahat. Tingnan mo ang aking kagwapuhan. Dumating ang crane para uminom ng tubig sa may lawa. Nginitian niya ang paboreal at nagsimulang uminom ng tubig. Uy, baguhan ka dito, diba? Binabati kita sa pagsali. Nakita ko naging komportable ka na sa ating komunidad. Bakit ka ba napunta dito? Naghahanap ako ng bagong simoy ng hangin at mababait na hayop na makakasama. Masaya ako dito.
Huwag kang masyadong magsaya. Hindi ganoong kadali maging parte sa aming komunidad. Kailangan mong panalunin ang mga puso ng mga hayop dito. Wala akong nararamdamang ganoong sayo. Hindi siguro importante yon. Nandirito lang naman ako para magsaya. Hindi importante sa iyo yon. Tingnan mo nga ang mga balahibo mo. Tingnan mo yung napakahaba mong binte. Pangit! 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 Meron ka bang talento? Baka wala naman. At ibinuka ng paboriel ang kanyang mga balahibo. Napakaganda at napakaraming kulay ng kanyang balahibo sa ilalim ng sikat ng araw. Refleksyon ng balahibo ay nakikita sa lawa at nakakaakit itong tignan. Ngunit, hindi nagkaroon ng interes ang Crane. Hindi naman sa tingin ko na ginagawa lang naman ito nila dahil gusto nilang magsaya. Hindi importante sa akin yung mga bagay iyan. Ang mahalaga may kaibigan ako at masayang nabubuhay. Ang pakikipagkaibigan na hindi ka tutulungan. Kailangan mo ng pera at kagandahan para magkaroon ng masayang buhay. Tignan mo ang aking mga balahibo. Napaka-espesyal nito at napakaganda. Mas maganda kaysa sa'yo. Napakaganda ko rin sumayaw at marami akong kayamanan. Araw-araw akong pinupuri dahil sa aking pagsayaw. Kung ganon, sana manalo ka. Napansin ng Crane ang pagmamataas ng paboreal. Ngunit wala itong sinabi masyado at pumunta sa kalagitnaan ng kagubatan kung saan naroon lahat nagtitipon. Nagsimula na ang tanghalan at lahat ng hayop ay nagpapakitang gilas ng kanilang talento, apisyon at kasanayan. Merong pagbubuga ng apoy ng aunggohe, paghuhula-hoop ng giraffe, pinapatalo ng bola ng hippopotamus, at marami pang iba. Sa wakas, dumating na ang oras ng paboreal. Nang nakaakyat na siya sa entablado, nagsimulang tumugtog ang musika. Binuka niya ang kanyang mga balahibo at sumayaw. Pinagmayabang niya ang kanyang balahibo at ibinagayway na parang kulay bahaghari. Natuwa ang mga hayop at nagbato ng mga bulaklak at mas lalo pa siya naging kaakit-akit tignan. Natapos na ang paboreal sa kanyang ginawa at susunod na ang Crane. Umakyat sa entablado ang Crane at ngumiti. Maraming hayop na hindi alam ang kanyang gagawin kaya sila'y nanahimik habang iniintay nilang may gawin siya. Magsasalita na dapat ang Crane nang biglang may napakalakas na tunog sa distansya. Dumating ang tunog muli at ngayon mas malakas na ito ngayon. Nakakita ng itim na ulap ang mga hayop na papunta sa kanila. Biglang mayroong malakas na ulan ang bumagsak sa lupa at nagsimulang sumigaw sila para iligtas ang kanilang sarili. Kalat silang tumakbo at walang paraan para maligtas ang kanilang mga sarili. Tumakbo ang Crane papunta sa kanyang kaibigan habang tinutulungan ang mga maliliit na hayop. Takbo mga kaibigan! Tulungan ninyo ang sarili ninyo! Kailangan nating tumakbo sa ibang lugar. May darating na baha dito at hindi na tayo makakatira dito. Takbo! Talon! Lipad! Gawin ninyo lahat para makatakas. Kailangan nating tulungan kung sino man para sila rin ay makatakas na mabilis. Wala tayong masyadong oras. Ipahawak mo sila sa mahaba kong binti at yung iba pwedeng sumabit sa aking leeg. Tara na mga kaibigan, tara na! Mas lalong lumakas ang ulan at tunog ng kulog. At ilaw ng kidlat ay mas tumindi pa. At habang tinutulungan ng Crane ang kanyang mga kaibigan, ang ibang hayop na makatakas, nagtatago ang paboreal sa ilalim ng bato at sumisigaw. Tulungan ninyo ako! Kunin niyo ako dito at liparin papalayo sa lugar na ito. Maganda ako kaya dapat ako mabuhay at maligtas. Inuntahan lahat ng paboreal ang iba't ibang mga hayop para humingi ng tulong. Ngunit walang tumulong sa kanya at hindi rin pinapansin ito. Ito! Marami akong pera! Kunin ninyo at tulungan niyo ako! Mga mangmang na hayop! Lahat makakamit mo kapag may pera ka! Walang pumansin sa paboreal at dahan-dahan lahat ng ibang hayop ay nakatakas na sa kagubatan. Ang Crane na lang ang natitira at paalis na ito nang may nakasabit sa kanyang binti na maliit na kuneho na nakita niya ang paboreal na nakatayo mag-isa. Uy paboreal, mukhang wala ka at ang kaibigan para kargahin ka ha. Siguro dahil hindi ka nagsubok para makipagkaibigan.
dapat hindi ka naging masyadong mapagmataas. Kahit na gano'ng karami man ang pera mo, hindi ito ililigtas ang buhay mo. Pero siguro, mas may pakikapa sa sarili mo. Huwag mo akong iwan dito na mag-isa. Dalhin mo ako kasama mo. Iwan mo na yung maliit ako na yun na yan dito. Mukhang hindi ka matututo kahit anong mangyari. Paalam. Lumipad papataas ang crane papunta sa kaligtasan. Lumipad ito ng mataas habang ang tubig ay umaakyat palalo. Sumisigaw ang Pabo Real habang ang alon ay bumagsak papunta sa kanya at nakatakas ng ligtas ang crane. Moral: ang pagmamataas ay hindi kay liligtas. Isang araw, lahat ng mga ibon ay napag-usapang magkaroon ng pagpupulong sa isang bagay na napaka-importante. Sa kasamaang palad, walang uwak ang sumali. Ngunit, hindi na sila makapag-antay pa ng matagal. Sila ay nagsimulang magdebate. Garuda, ang hari ng lahat ng mga ibon ay palaging abala. Wala siyang paki sa atin. Walang kwenta ang haring hindi inaalagaan ang kanyang sinasakupan. Kaya naman pinag-usapan ng mga ibon ang tungkol dito at nakapagdesisyon na maghalal ng bagong hari mula sa kanila. Nang tinignan ng mga ibon ang isa't isa, nakuha ng atensyon nila ang katangian ng kwago. Bakit hindi ang kwago? Siya ay makapangyarihan, may mga kahanga-hanga siyang mga katangian, at ang pinakamahalaga ay nakakakita siya sa gabi. Ang kwago ay dapat nating maging hari. Ang kwago ay handa na makoronohan. Sa sandali ang kwago ay hinatid na sa trono upang makoronohan, ay may dumating na uwak at tinanong, "Maaari ko bang malaman ang dahilan ng pagpupulong na ito?" Ang mga ibon ay nagpaliwanag at hiningi ang opinyon nito. "O uwak, walang oras na nilalaan sa atin si Garuda. Kaya naman, napagdesisyonan naming sibakin siya sa pwesto at ihalal ang kwago bilang aming bagong hari. At dahil kakasama mo pa lang, ay kung maaari ay ibigay mo sa amin ang iyong opinyon." Ngumiti ang uwak. "Sa aking opinyon, ang kwago ay bulag sa umaga. Mukha siyang masama noong siya ay galit. Sa aking palagay ay hindi ako sang-ayon sa paghalal sa kanya." Ang ibang ibon ay nagpaisip sa sinabi ng uwak. "Ano ba ang mapapala natin sa paghalal sa kanya bilang hari natin? Mayroon na tayong Garuda na hari natin." "Tama ang sinasabi niya! Siya ay tama! Siya ay tama!" Pag-isipan muna natin ito ng matagal at magkita muli sa ibang panahon, mga kaibigan. Ang mga ibon ay nagsimulang umalis isa-isa. Ang uwak ay nakaupo pa rin sa isang puno at ang kwago at ang kanyang asawa ay nagaantay pa rin upang makoronohan bilang hari at reyna. Nakaramdam ang kwago ng kabiguan. "Ikaw ay isang masamang ibon. Wala naman akong ginawang masama sa iyo o sa anumang paraan. Mula ngayon ay ipuputol ko na ang pagkakaibigan ko sa iyo." Umalis ang kwago agad-agad kasama ang kanyang asawa at naiwan ang uwak ng mag-isa. "Bakit ko pa ba sinabi ang nasa isip ko? Ang payo ko ay hindi naman importante sa mga ibon. At dahil sa sinabi ko, ngayon lahat ng uwak ay magiging kaaway na magigiting na kwago." At sinabi nga ng marurunong, "Isarili mo ang iyong naiisip at umiwas sa gulo." Noong unang panahon sa isang kagubatan, mayroong isang komunidad ng mga hayop. Lahat sila ay masayang magkakasama at mapayapang magkakasama. Sa normal na gawain, nagkakaroon sila ng mga kaganapan, laro para maaliw at magsaya. Sa mga hayop na ito ay isang napakagandang paboreal. Puno ng kulay ang balahibo nito, mayroong asul, dilaw at mga bilog na berde. Napakatalentado rin itong paboreal na ito at ang kanyang talento ay ang pagsayaw. Siya ay ang pinakamagaling na mananayaw at ang pinakakilala sa lahat ng hayop. Marami na siyang naakit dahil sa kanyang mga galaw. Ang tanging katangian lang niya na nakakadismaya ay ang kanyang pagmamataas. Dahil kumikita siya ng pera sa pagsasayaw, madalas niya itong pinagmamayabang habang ang ibang hayop ay napupuno ng kalungkutan. Bagamat siya ay mapagmataas, wala naman siyang kaibigan
Maraming hayop ang nagbabayad para makita siyang sumayaw, ngunit walang gustong maging kaibigan ito. Isang araw, isang bagong hayop ang sumali sa kanilang komunidad na nanggaling pa sa malayong lugar. Ito ang crane na may mahabang binti, kayumangging balahibo at hindi kaakit-akit ang kanyang itsura. Ngunit siya ay palakibigan at masayahin. Natuwa ang iba pang mga hayop sa kanyang mga kwento ng kanyang paglalakbay. Oras ang mga nakalipas at nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan tulad nila unggoy, hippo, giraffe at iba pa. Isang araw, nagkaroon ng isang tanghalan sa loob ng kagubatan at ang lahat ng hayop ay sumali at nagsaya. Naghahanda na ang pabo real sa tabi ng lawa. Humanga siya sa sarili niyang refleksyon sa tubig at pinakita ang kanyang balahibo bago pa man ito magtanghal. Ako ang pinakamagandang hayop sa lahat. Tingnan mo ang aking kagwapuhan. Dumating ang crane para uminom ng tubig sa may lawa. Nginitian niya ang pabo real at nagsimulang uminom ng tubig. Uy, baguhan ka dito, di ba? Binabati kita sa pagsali. Nakita ko naging komportable ka na sa ating komunidad. Bakit ka ba napunta dito? Naghahanap ako ng bagong simoy ng hangin at mababait na hayop na makakasama. Masaya ako dito. Huwag kang masyadong magsaya. Hindi ganoong kadali maging parte sa aming komunidad. Kailangan mong panalunin ang mga puso ng mga hayop dito. Wala akong nararamdamang ganoong sayo. Hindi siguro importante yon. Nandirito lang naman ako para magsaya. Hindi importante sa iyo yon. Tingnan mo nga ang mga balahibo mo. Tingnan mo yung napakahaba mong binte. Pangit! 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 Meron ka bang talento? Baka wala naman. At ibinuka ng pabo real ang kanyang mga balahibo. Napakaganda at napakaraming kulay ng kanyang balahibo sa ilalim ng sikat ng araw. Refleksyon ng balahibo ay nakikita sa lawa at nakakaakit itong tignan. Ngunit, hindi nagkaroon ng interes ang crane. Hindi naman sa tingin ko na ginagawa lang naman ito nila dahil gusto nilang magsaya. Hindi importante sa akin yung mga bagay na iyan. Ang mahalaga may kaibigan ako at masayang nabubuhay. Ang pakikipagkaibigan na hindi ka tutulungan. Kailangan mo ng pera at kagandahan para magkaroon ng masayang buhay. Tignan mo ang aking mga balahibo. Napaka-espesyal nito at napakaganda. Mas maganda kaysa sa'yo. Napakaganda ko rin sumayaw at marami akong kayamanan. Araw-araw akong pinupuri dahil sa aking pagsayaw. Kung ganon, sana manalo ka. Napansin ng crane ang pagmamataas ng pabo real, ngunit wala itong sinabi masyado at pumunta sa kalagitnaan ng kagubatan kung saan naroon lahat nagtitipon. Nagsimula na ang tanghalan at lahat ng hayop ay nagpapakitang gilas ng kanilang talento, apisyon at kasanayan. Merong pagbubuga ng apoy ng aunggohe, paghuhula-hoop ng giraffe, pinapatalo ng bola ng hippopotamus at marami pang iba. Sa wakas, dumating na ang oras ng pabo real. Nang nakaakyat na siya sa entablado, nagsimulang tumugtog ang musika. Binuka niya ang kanyang mga balahibo at sumayaw. Pinagmayabang niya ang kanyang balahibo at ibinagayway na parang kulay bahaghari. Natuwa ang mga hayop at nagbato ng mga bulaklak at mas lalo pa siya naging kaakit-akit tignan. Natapos na ang pabo real sa kanyang ginawa at susunod na ang crane. Umakyat sa entablado ang crane at ngumiti. Maraming hayop na hindi alam ang kanyang gagawin kaya sila ay nanahimik habang iniintay nilang may gawin siya. Magsasalita na dapat ang crane nang biglang may napakalakas na tunog sa distansya. Dumating ang tunog muli at ngayon mas malakas na ito ngayon. Nakakita ng itim na ulap ang mga hayop na papunta sa kanila. Biglang mayroong malakas na ulan ang bumagsak sa lupa at nagsimulang sumigaw sila para iligtas ang kanilang sarili. Kalat silang tumakbo at walang paraan para maligtas ang kanilang mga sarili. Tumakbo ang crane papunta sa kanyang kaibigan habang tinutulungan ang mga maliliit na hayop. Takbo mga kaibigan! Tulungan ninyo ang sarili ninyo! Kailangan nating tumakbo sa ibang lugar. May darating na baha dito at hindi na tayo makakatira dito. Takbo!
Talon! Lipad! Gawin ninyo lahat para makatakas! Kailangan nating tulungan kung sino man para sila rin ay makatakas na mabilis. Wala tayong masyadong oras. Ipahawak mo sila sa mahaba kumbinti at yung iba pwedeng sumabit sa aking leeg. Tara na mga kaibigan, tara na! Mas lalong lumakas ang ulan at tunog ng kulog. At ilaw ng kidlat ay mas tumindi pa. At habang tinutulungan ng crane ang kanyang mga kaibigan, ang ibang hayop na makatakas, nagtatago ang pabo real sa ilalim ng bato at sumisigaw. Tulungan ninyo ako! Kunin niyo ako dito at liparin papalayo sa lugar na ito. Maganda ako kaya dapat ako mabuhay at maligtas. Inuntahan lahat ng pabo real ang iba't ibang mga hayop para humingi ng tulong. Ngunit walang tumulong sa kanya at hindi rin pinapansin ito. Ito! Marami akong pera! Kunin ninyo at tulungan niyo ako! Mga mangmang na hayop! Lahat makakamit mo kapag may pera ka! Walang pumansin sa pabo real at dahan-dahan lahat ng ibang hayop ay nakatakas na sa kagubatan. Ang crane na lang ang natitira at paalis na ito nang may nakasabit sa kanyang binti na maliit na kuneho na nakita niya ang pabo real na nakatayo mag-isa. Uy pabo real, mukhang wala ka at ng kaibigan para kargahin ka ha. Siguro dahil hindi ka nagsubok para makipagkaibigan. Dapat hindi ka naging masyadong mapagmataas. Kahit na gaano karami man ang pera mo, hindi ito ililigtas ang buhay mo. Pero siguro, mas may pakika pa sa sarili mo. Huwag mo akong iwan dito na mag-isa. Dalhin mo ako kasama mo. Iwan mo na yung maliit na kuneho na yan dito. Mukhang hindi ka matututo kahit anong mangyari. Paalam. Lumipad papataas ang crane papunta sa kaligtasan. Lumipad ito ng mataas habang ang tubig ay umaakyat palalo. Sumisigaw ang pabo real habang ang alon ay bumagsak papunta sa kanya. At nakatakas ng ligtas ang crane. Moral: ang pagmamataas ay hindi kay liligtas.